Hello everyone! Samahan niyo ako mag-harvest, guys, kung mayroong ma-harvest. So, this is my second time. Hindi ako nakapag-vlog sa first time ko na-harvest kasi gabi na ako nanguha ka nung isang araw. So, nilagyan ko yung garden ko ng mga chip tawag rin. Yung sinapyo ba, yung pinagplaneran ba sa sa kahoy. Para, ang purpose niyan is para hindi na siya tumubo yung mga weeds. So, ito na siya, guys, yung malunggay ko. Oh, malaki na. Tapos, ito na rin yung mga pichay ko. Siya, guys! O, diba? Ang lalaki. Ang lalapad. Hala, hala, kahapon, hindi pa ito ganito kalaki. Kanilang tumubo siya magdamag. Tapos, ito siya, kinuhanan ko na. Kaya na, ang natira na lang yung mga maliliit. Tapos, ito siya, malapad. Ang saya nila tignan, guys. Tapos, ito rin. Lalo na ito siya dito. As in, grabe ang ano. Ang taba. Ng mga. Dito pa, guys, yung iba, oh. Ayun, oh. Sus, natumba na yung iba. Yan, natumba na yung malaki. Dito ka lang. Yan, natumba siya. Ito na rin yung tanglad ko, guys. Ano na siya? Green na siya. Tapos yung ibang pechay, dito ko siya nilipat ko. Tapos yung mga amaratan leaves. Tapos yung meron nila akong sili dito. Sili. Yung siling haba, katatransfer ko lang nung isang araw. Ayan siya, oh. So, dumako tayo sa aking hardin. Sa aking main hardin. So, ito na siya. Kagagaling ko lang, guys. Galing trabaho. At least, sa wakas, yung kamote ko, umaano na siya. Ayun, oh. Tumubo na sila. Medyo humaba-haba na. Ito yung nag-isa kong talong na nakasurvive na yung sa Pilipinas na mahahaba. Yan siya. Tapos, ayan na rin yung malunggay ko, guys. Malaki na siya. Ito naman siya, ano to, tawag nito, yung sili, yung maanghang, yung mga native, yung galing pa to ng Pinas, dinala ko dito. So, hindi ako magdidilig ngayon kasi umulan siya. To, tignan nyo yung ano, yung mga, tawag nito, sirin. Basa siya, basa. Ay, yung mga, ano, yung mga, tawag ng bell pepper ko, tignan nyo, maliliit. Bumubunga na sila. Tsaka ito rin, meron na bunga. At lalo pa ito. Ayan, oh. Ayun siya, oh. Tapos, andun yung mga kamatis. Meron na silang mga bunga. Ayan na siya, oh. Ayan, oh. May mga bunga na sila. Nagsastart na. Yung talong kahapon na ano ako, nag-harvest ako. Apat na piraso. Ayun pa. Tomorrow, afternoon siguro, or ano ngayon? Sunday? Oh. Monday, Tuesday. So, Wednesday lang umaga kukuha ulit ako. I mean, hapon. Ayun siya, meron siya sa ilalim. Mga anim siguro yung maha-harvest ko hanggang doon. Tapos, ito pa yung ibang mga kamatis. Marami na rin mga bunga, guys. Tinanggalan ko ng ilalim na mga dahon. Para kasi nakita ko sa Facebook. Yun pala yung secret para bumunga ng bonggang-bongga. Ayun pa, guys. So, madami siyang bunga tsaka bulaklak. Tapos ito naman yung yellow squash ko. Humihingi yung katrabaho ko. Kasi nakita niya yung post ko kahapon. Sabi niya, puti siya, puti. Ang ganda daw ng ano ng kalabasa. Yung yellow squash ko. Pagka ano siya, tawag dun, healthy. Kaya mag-harvest tayo ngayon. Teka, meron akong gunting dito sa labels ako. Harvestin ko siya kasi kailangan bata pa na harvestin kasi mahirap pag nagugulang na ba, hindi maganda. Maano na siya matigas. So, ito yung meron dito ng isa. Ay, hindi ko na kailangan guntingin pala. Anuhin lang, ganituhin lang siya. Oh. Yan. Isa. Tapos, meron pa dito isa. Dalawa. Tomorrow after, marami na naman to. Yun, meron pa dito. Yan. Ayan siya. Tatlo. Yan ka lang.
Hanap pa tayo. Hanap pa tayo iba. Yun, meron pa dito. Pang-apat. Ayun siya. Di ko lang muna buat ang tanggalin kasi hindi pa siya. Ano, bukas na lang ng hapon ulit. Ayun. Puik. Ayun na. Apat na apat. Maghanap tayo ng iba. Ayun. Meron na naman. Ayun pa oh. Ayun siya oh. Sana ba? May malaki siya. Malaki. Ibibigay ko to sa katrabaho ko. Dalhin ko yung bukas sa trabaho. So, hindi ko yan siya ibibenta guys. Kasi bigay lang din ni Lord yan sa akin eh. Kaya share the blessings lang tayo. Ibibigay ko lang yun siya sa ano. Sa katrabaho ko na puti. Ayun pa oh. Kasi, after 2 days or 1 day, malalaki na naman ulit to sila. So, pwede na naman ako mag-harvest. Unlimited harvest to guys hanggang tumanda. Ayun, wala na. Pang ano to, pang anim. Iyan sila bukas ng hapon. At saka yun, malalaki na yan. May maha-harvest. Almost araw-araw may maha-harvest ako. Ha-ha-ha! Ang saya mag-harvest. Tapos ito yung papaya ko. Naka-recover na siya finally. Tsaka lumaki na siya sana. Ewan ko lang kung makasurvive. Hindi talaga mag-survive sa winter, guys. Pero sana, ano siya, bumalik siya after winter. Ito yung ornament, tawag dito. Yung taro ba, taro or elephant ear na hindi siya nakakain. Kasi naggulay ako niya noong time. 5 oras ko niluto, hindi talaga siya lumambot, guys. Kaya siguro ornament lang siya. Tapos andito pa naman yung mga anak-anak niya, madami. Pero hindi siya nakakain. So, ito rin tanglad ko. Ito yung mga malalaking bell pepper na seedlings. Hindi ko na naitalim kasi wala na akong space. At saka ito yung mga talong na tumubo. Nilipat ko. Yung last year yun na. Tinanim ko doon. Umano na siya. Tumubo sila nang hindi ko tinatanim. So, nilipat ko na lang. Teka, maghanap ako. Baka meron pang iba na pwede na. Kasi hindi siya pwedeng magulang eh. Pag nagugulangan na maaga pa, pangalawang harvest pa lang to eh. Parang na ano siya, madaling tumatanda agad-agad. Kaya hindi ako nakakapag-harvest unlimited kasi tumatanda agad. Like nung next year, nakakalimutan ko mag-harvest. Kaya ilang ano, months lang yung itinagal. Month. So yun, ito guys, 4 lang. I mean, 2, 4, 6 pala. So, ibigay ko ito sa kanya bukas. So, punta naman tayo dito sa aking. Ayun, yung kahoy na pinalagay ko kay Mr. Ano siya? Kalabasa. Yung, ayun, may bunga na siya. Oh, ang cute ng bunga. Ayun, oh. Alam, malaki siya sa video, pero maliit pa lang yan siya. Yung paggapang niya, guys, sinadya namin iganyan sa, ilagay sa ibabaw kasi gusto namin paggapang niya. Pa, ano, pababa. Ayun, meron pa isa bunga. Ala, dalawa. Ala, daming bungang kalabasang to. Yung ginagawa tong ano, at tawag nito, squash pie. Yun na nga, yun na yun. Teka lang, baka meron pa dun sa ilalim. Wala na yata. Wala na, bukas naman yun yung iba. Tapos ito yung mga seedlings ko na kamatis. Ayun siya guys, oh. Tumutubo na rin sila. Para pag maano to, mag-expire na to, expire, mayroon susunod. Tapos yung mga okra ko guys, namumulaklak na siya. In just a few days, meron na siya mga bulaklak. Hindi pa siya umaano, lumalabas yung mga bulaklak. Pero nagproproduce na rin sila unti-unti. Ang ganda pagmasdan. Tapos ito yung ayun, may bunga na. Hala, ngayon lang ako nakita. Shit. Ngayon ko lang to guys, inano ginawa itong tawag dun. Para sa ano, sa igapangan nila. Ngayon ko lang to ginawa, pinagawa ko kay Mister ito. Ito lang yung ginawa ko, itong net na to, yung ano, yung gapangan. Pero yung kahoy,
siya yung nag usok, ay siya yung nag ano nag lagay sa lupa kasi hindi ako malakas, siya yung malakas. Ayun siya, cute ng bunga. Ano to guys, tatawag na to? Catalop, catalop. Oh, catalop. Ayun siya, ang daming ano, bumunga na din sa wakas. Kasi matagal ko tong hindi nalagyan ng gapangan kaya sobrang busy ko. Hindi ko na malayan kung hindi ko pa ginaganyan siya, ginaguide pa paggapang. Hindi ko na mamalayan na mayroon na palang bunga sa ilalim. So, eto na yung mga ampalaya ko rin. Gumagapang na rin sila. Inalalayan ko lang para makaakit sila dito. Bali, pinag-isa ko lang yung gapangan nila kasi ang dami ng ano, nakakatamad. Ang dami ng ipro-produce na gapangan. Nakakapagod din. So, ito na yung iba pinapagap. Inalalayan ko lang para gumapang. Oh. Ayun sila. Tapos meron pag nakahalong sitaw. Ito guys, yung pula ito na sitaw. So, pag mag-start na sila mamulaklak, meaning mag-start na rin sila mamunga. Ayun o. Oh. Umaano na rin sila. Ginaguide ko rin para makapaggapang sila dito sa ano, gapangan nila. Tapos ayun naman siya guys. Ayun, namulaklak na. Ang aking patola. Ayun o. Oh. Nagsistart na rin mamulaklak. So, meaning magbibigay na sila ng bonga. In just a few weeks or days. Ayun, may bulaklak na siya. Tapos meron naman sigarilyas at mani. Sigarilyas dyan. Ayan, ayan lang siya yung nakasurvive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim lang yung nakasurvive. Actually, 15 yan na tinanim ko. Anim lang yung tumubo. Sana tumubo nga sila. Ayun, nagumagapang na rin. Nagsistart na rin gumapang. Matagal yung sigarilyas umano. Mag-grow. Buti nga na tumubo sila eh. Tapos ito naman yung tawag nito, mongo bean. Ayun sila oh. Ayan. Sana bumunga rin sila para meron akong mongo. Hindi na ako bumili sa ano, Amazon. Ayun pa yung iba. Tapos yung iba ito, mga kamatis. Ayan yung kamatis oh. Ayan sila. Lumalaki na rin. Tapos ayan pa yung mga harom or amaratan leaves. Nag-harvest na rin ako niyan guys. Yun yung pinakauna kong ginulay kasi mabilis siyang tumawo. Ayun pa yung iba oh. Tapos ito pa yung ibang mongo beans. Ayun! Lumaki na yung petchay ko. Nag-iisang petchay na nilipat ko dito. Umano na siya. Tanggalan ko ng weeds. May tumawo na weeds. Lumapad na siya guys. Tapos ayun pa yung mga ibang amaratan leaves na kasiksik, nakasiksik sa okra. Kasi hindi ko naman yan sila tinanim eh. Umano lang yan sila. Tingnan nyo, hindi sila organized kasi tumubo lang sila ng kusa. Kahit hindi ko sila tinanim. So, makakapag-gisa ako tomorrow morning. Yehey! Magugulay ako ngayon din. Mangunguha rin ako. Saan na yung ano ko? Guys, yung target ko bukas na talong oh. Matla malaki na siya. Ala kagabi hindi pa yan pa. Ganun kalaki. Bukas ng hapon siguro ano na yan siya, dodoble pa yan siya. Mas lalaki pa siya. Ayun pa sa ilalim din oh. Ito pa oh, ito pa oh. Yan. Dami. Tapos ito pa siya oh. Ito pa sa ilalim. Sana yun. Na ano hanang dahon yan. Malaki na rin. Mga bukas, pwede na silang harvestin uli. So, mag-harvest ulit tayo ng ito, amaratan leaves. Dito ko siya puputulin para sumanga pa sila. Magigisa ako for my breakfast tomorrow. Yan. Madali silang gumapang. I mean, tumubo pag putol ka ng putol. Tapos ito na yung iba. Ito pa dito pa. Saan pa ba?
Ayun, matataba. Dito siya. Tapos sa anuhan ko siya, haluan ko siya ng pechay. Ito. Ayan. Yung mga ganyan na maliliit, ano pa yan? After 2 days, tutubo ulit yan siya. Pag pinuputulan, damor na putol ka ng putol, damor na tubo sila ng tubo. Ayoko silang tumaas kasi pag tumaas sila, madaling bumunga. Pag bumunga na, tumatanda na. Kaya ayoko silang pabungahin muna. Gusto ko pag magpakasawa sa gulay. Yan. Dito pa, dito pa. Tapos ito pa siya, guys. Ito pa yung pinakamalaki. Dito, oh. Naka-insert siya sa... Yan, ang taba. Yan. Naka-insert siya dito sa, ano, okra. So, yun lang muna. Tapos, dagdagan ko ito ng pechay. Kasi, pang-breakfast ko bukas. Tsaka magbabaon na rin ako ng gulay sa trabaho. Meron akong chicken doon na roasted. Tapos paparesan ko siya ng gulay para masustansya. Ito pa siya. Tapos dito pa, meron pa dito malaki. Ayun pa talong, oh, malaki. Oh. Yan. Oops, na ano na, nahulog na yung iba. Ang dami. Thank you, Lord, for the blessing. Aray. Aray, aray. Nahulog. Ayan na siya. Ang dami na. Sana next week makapagulay na rin ako ng aking kamote. Pero ayaw ko munang panggalan kasi maliit pa lang yung mga dahon eh. So, gito naman tayo sa pechay. Isa lang yung aanuhin ko. Ay, dito na lang yung kukunin ko. Ito na lang siya. Ito na lang siya, guys. Oh. Nilagay ko dito sa yung iba. Ayun, oh. Kasi, pag wala siyang pagtanghali na parang ano siya, lanta, luman na lalanta. So, ito na lang yung kukunin ko. Ito lang muna. Papanghalo ko dito para breakfast ko bukas parisa ng roasted chicken. So, ito na lahat, guys, yung aking na-harvest. Kasama yung gunting, char. So, hugasan ko pa to siya, guys, para ilagay ko sa plastic bag kasi ibibigay ko doon kay Jennifer sa ka-workmate ko na puti. Tapos ito pa yung na-harvest ko na amaranthan leaves. Bukas ko na kukunin na madaling araw yung pecheca. Kasi nasaan lang naman, nasa porch lang naman namin para fresh. Papapanghalo ko dito. So thank you guys for watching. Bye-bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel, RC Vlog, and my Facebook page. Thank you!